Oops. Baka ganun talaga sila mag-greet dito sa Thailand. Welcome sa isa namang napakawalang kakwenta-kwentang movie review dito sa balat ng YouTube. Ako yung nag-review, Boss Roy Saligay. At pag-uusapan natin ngayon yung movie na kapapalabas lang noong February 14. Valentine's Day, araw ng mga puso. Ang title ng movie na to ay I Am Not Big Bird, na pinagbibidahan ni Enrique Hill, Red Oliero, ni Nico Natividad, with the special participation of Ashley Rivera, Donna Arriaga, tsaka sino ba? Hindi ko nakalala iba kasi mga Thai na yung ibang... Directed by Victor Villanueva. Tungkol saan ba itong movie na to? Tungkol to sa isang lalaki na na-reject. Na-reject ng girlfriend niya. So yung lalaki na yun, si Luis. Si Carps. Luis Carpio. O Carps. Ang girlfriend niya rito ay si Ashley Rivera. So, 5 years na sila in a relationship. Tapos nag-propose siya kay Ashley Rivera. Yun nga lang, ni-reject siya nito ni Ashley. Parang ayaw nang, parang inalok niya ng kasal si Ashley Rivera sa balik. Hindi siya tinanggap. Siya ay nabigyan ng isang malaking no. Dahil 5 years na lang sila pero wala pang nangyayari sa kanila. Parang gusto ni Ashley na, sabi ni Ashley, bastusin mo naman ako. Parang gusto ni Ashley, may mangyari na sa kanila pero dahil mabay si Enrique dito, wala pang nangyayari sa kanila. So, na-reject siya. Tinakbuhan niya yung dalawa niyang kaibigan, si July, si Red Oliero, tapos si Maki, si Nico Natividad. Nakita sila sa isang, hindi ko lang, sa bahay ni Red ba yun, sa bahay ni Maki, pero bahay yata ni July, ni Red. Nag-inom sila, tapos sabi nila, oh no, broken hearted, parang nagpapakita ka lang sa amin pag may, ano, pag ganyan, na broken ka, or pag yung kailangan mo kami. So, matatagal na sila magkakaibigan. Ang ginawa ni Enrique Hill o ni Carps ay nilibre niya yung dalawa pumuntang Thailand. Sabi niya, ah, punta tayo Thailand. Kasi may nag-abot sa kanya nung parang leaflet. Tapos gusto niya maging ano, mas makamove on dun sa pag-reject sa kanya ni Ashley Rivera. So nagpunta sila sa Thailand. Pagdating nila sa Thailand, ano na nakakatawa si Xeno niya kasi nung pagdating nila sa Thailand, sinalupon doon sa hotel na pinag-check-inan nila. Pag harap pa lang, pagpasok na pagpasok pa lang nila, pinagkakagulo, parang tinililingo na si Enrique Hill saka si na Red nung mga Thailander doon, no? Yun pala, meron siyang kamukha na Thailander na porn star. So, pangalan niya si Big Bird. Kala nila si Big Bird ay bumalik na kasi si Big Bird ay nawala sa eksena. Hindi ko alam kung tumakbo o saan nagpunta. Tapos, pagdating nila doon, sinalubong sila nung babae. May pinagtanungan sila na parang, hindi ko alam kung receptionist ba, nung sino. Tapos nagsenta siya ng tight. Sinampal niya si Carps, si Enrique Hill. So, gulo sila, ba't ganun yung dating natin dito? Dahil nakakatawa yung eksena rito sa movie na to. May isang eksena rito yung nasa hotel na sila. Tapos si Red nagsisigaw na nga na, Titay! Titay! Tapos sabi ni Enrique, ba't kasi nagsisigaw ng ano, ganyan? Ay, mali mo, may Pinoy dito para ano, may kakilaan na naman tayo. May makapag-tour sa atin. So yun, naghanap sila ng mga, since gusto nga nila mag-move on, naghanap sila ng mga massage. Since sa Thailand, marami namang massage doon. Mga massage parlor, massage therapist na hindi ko alam kung lady boy o babae talaga. Tapos sa nakita nila, ano, nagsisigaw na naman si Red dito. Lubas naman dito si Pepe Herrera. Ayun, si Pepe Herrera nga pala, kasama rin nga pala sa movie na to. Siya si Project Titi. Project Titi. Yun yung pangalan niya. Parang nagpapanggap siya rin na Thailander pero sa totoo ay Pinoy talaga siya. Isa siya sa mga, hindi ko alam kung nag-smuggle ba siya ng, kasi parang yung amo ni Big Bird dito, si Deborah, isang Thailander na producer, parang yun yung gumagawa ng movie na mga porn kasi bawal sa Thailand eh. So ang ginawa nila, parang si Pepe yung nag-smuggle ng mga movie na sa ibang bansa.
So, masyadong mahaba yung kwento. Hindi naman masyadong maali. Marami ng mga katawang parts dito. Lalo na yung pinapaborito namin ni Modest dito na si Xena, yung nag-bar sila. Tapos, meron isang babae doon, parang nakataas yung dalawa niyang paa. Tapos, binabalahan siya ng saging din sa private partners. Tumitilapon yung mga saging. Tapos tumatama doon sa mga nanonood. Nakakatawa lang yung part na yun. Tapos meron din na dito. Parang pinaka-conflict lang naman dito yung ano eh, yung nag-away si Ashley sa si Enrique. Tapos yung nagalit, parang anong nangyari, parang sinahabol niya si Enrique ng mga tie doon kasi sikat niya, akala nila siya si Big Bird. Parang anong nangyari, parang nung nahuli siya, parang ikinailan niya yung mga kaibigan niya, hindi ko kalala yan. Tapos yun, nagalit si Red sa si Nico noon. Sabi, ganun pala, sige, magkatapos na lahat, yun lang ganyan, iwan. Parang iniwan niya sa ere, ganun. So yun lang yung pinaka-conflict na nangyari dito. Overall, maganda naman yung movie. Kudos sa director, Sir Victor Villanueva. Kudos din sa mga actor, kay Enrique Hill, kay Pepe, kay Red, kay Nico. Ang galing ni Nico dito. Ang galing yung magpanggap na bakla eh. Parang, siya kasi parang, ano siya dito, parang closet gay siya dito na nagtatago. Ang galing lang eh. Tapos maraming nakakatawang eksena eh. Isa pang paboritong eksena rito yung hinahabol sila ng mga Thailander. Yung sa parang market yata yun. Tapos tumugtog yung Don't Touch My Birdie ng parang Kenny Edgar. Ang galing nung sequence na yun eh. Parang ganda nung slow-mo siya tapos hinahabol sila. Tapos ang galing lang. Ang galing ng mga banter dito. Lalo lang ni Red. Galing. Battle ang last niya na stand-up comedian to si Red Oliero. Galing nung mga banter niya dito eh. Meron dito yung sinabi niya, nga ba yun? May isa siyang sinabi na yun, naghubad sila tatlo. Sabi, wala kasing bayag, sabi niya kay Enrique Hill. Di, wala ka nito. Sabi niya, sinubad niya yung pantalon. Tapos meron pa siyang isang isang banter dito na ano, yung nahuli sila para na para mangyari, para mapalaya si Red sa si Nico. Kailang tuparin ni Big Bird ni Enrique Hill yung paggawa niya ng movie doon kasama si Deborah. Pero nangyari, parang sabi, oh, konti na lang yan, maligo ka lang, mawawala din yan. Basta maraming ano rito, nakalimutan ko na iba. Sobrang dami ng tinawa ko dito sa movie na to. Nakalimutan ko na yung mga ibang joke. Pero isang lang tumatak sa akin na joke, yung pinakadulong-dulo. Kasi nagpanggap nga si Pepe na Thailander. Tapos nung pauwi na sila ni Enrique, parang sabi niya, ano ba talaga ang pangalan mo? Project Titi ba talaga? Sabi Titi ba talaga yung pangalan mo? Sabi ni Enrique kay Pepe. Sabi ni Pepe, hindi. Ano pangalan mo? Pepe. Nakakatawa yung joke na yun. Para sa akin, parang simple lang nung joke pero nakakatawa siya. Marami nakakatawa yung scenery ito, panoorin nyo siya. Kunin nyo ba siya napapanood. Panoorin siya, available siya sa mga lahat ng sinehan worldwide. Kung may malapit na sinehan sa inyo, manood ka na. Mura na naman sini ngayon, manood ka na. Huwag ka na maganap ng pirata, matagal pa itong mapipirata. At matagal pa itong lalabas sa Netflix kung lumabas man. Kaya ako sa'yo, panoorin mo na. Kung i-read ko ito, 10 out of 10. Sober. Ito na yung isa sa mga pinakamagandang comedy film na lumabas ngayon 2024. Since kakastart pa na naman ng 2024. Para sa akin, ito yung pinakamagandang movie na lumabas. Since ang ganda ng mga joke dito. Ang ganda rin pala sa Thailand. No? Sa Pattaya City. Nga lang, marami lang masyadong... Ganun parang masyadong magulo. Eh, last nga pala, doon sa umpisa ng movie, parang may tatlo doon na lalaki. Galing din nila ako doon sa kanilang tatlo. Yung isa nabulag pa kasi natalsikan ng masamay tamasik sa mata niya. Panoorin nyo, ayoko na masyadong spoil. Maganda yung mga shots dito. Parang na-appreciate mo talaga yung ganda ng Thailand doon sa pag napanood mo itong movie na to. Kaya ano pang hinihintay mo? Panoorin mo na. So ayun, hanggang dito na lang yung review ko. Thank you for watching.
Ako naghahanap ka ng link ng movie ng ito, I Am Not Big Bird. Mabibigo ka. Tingin ko hindi ito lalabas. Matagal pa siguro lalabas. Magkaroon man ng mga pirata. Matagal pa siguro. Or sa Netflix siguro mga next month. Tignan mo na lang. Gusto mo magkita eh. Kabahala. So that's it for this movie review. Teka lang.